So what up sa inyo lahat, WB Milechon, tayo mula yan dito sa ating video reaction na sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa PHTV, subscribe kayo dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, advisor ni Xi Jinping, nagsalita na Chinese militia pinayuhan na huwag umanong galawin ang Skoda. At yun, paalala lamang, ito at reaction video lamang. Ano mang sumasala round dito, bahagi lamang natin reaction video, bahala na kayo, maniniwala kayo, hindi at yun, play na natin. Iniulat na isang source na pinagsabihan umano na isang political advisor ng Chinese Communist Party, si President Xi Jinping, na manahimik na lang muna upang makaiwas ang kanilang bansa sa gulo at tigilan pansamantala ang mga ginagawa nitong provokasyon sa South China Sea. Pinagsabihan ni Wang Huning, ang chairman ng People's Political Consultative Conference ng China, na dapat na manahimik muna si Xi Jinping dahil kapag ginalaw nito ang Pilipinas, siguradong makakatikim ng economic sanction ang kanilang bansa mula sa US government. Ayon sa report, sinabi umano ni Wang Huning na hindi pa ito ang tamang panahon para gumawa ng hakbang ang China laban sa Pilipinas dahil malakas umano ang ipinapakitang suporta ngayon ng Washington sa Manila. Sinabi naman ng mga eksperto na tinutukoy umano na nasabing CCP advisor ang pinaplanong pag-agaw ng komunistang bansa sa mga teritoryong nasa pagkokontrol ngayon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at posible umanong naghihintay lang ang China ng tamang pagkakataon. Iniulat ito matapos nangako ang Chinese Coast Guard na ipagpapatuloy ang mga ginagawa nitong law enforcement activity sa Ayungin Shoal na kung saan patuloy na iginigiit ng CCG na ang lugar ay bahagi ng kanilang tinatawag na Nansha Islands. Sa isang pahayag na ibinahagi ng Chinese Embassy sa Manila, sinabi ni Ganyo, ang tagapagsalita ng Chinese Coast Guard, na 2 supply ship at 2 Coast Guard vessel mula sa Pilipinas ang ilegal na pumasok sa Rhenay Reef nang walang pahintulot mula sa gobyerno ng China. Sinabi niya na mahigpit na binalaan ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Rhenay Reef alinsunod sa batas at agad umanong sinubaybayan, sinundan at hinarang ng mga barko ng CCG ang mga ito. Idinagdag niya na China ay mayroong indisputable sovereignty sa Nansha Islands kabilang ang Rhenay Reef at ang mga kalapit na karagatan nito at mahigpit din nilang tinututulan ang illegal na paghahatid ng mga construction materials ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Sinabi naman ng tagapagsalita ng PCG na si Jay Tariela sa social media na sa huling matagumpay na rotation and resupply mission, isang CCG vessel ang nagsagawa ng isang mapanganib na maneuver laban sa isang PCG vessel na BRP Sindangan. Dagdag pa niya ng isang barko ng People's Liberation Army Navy na may numerong 630 ay agresibo umanong lumapit sa BRP Sindangan na may layong 0.5 nautical miles lamang malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na nagbanta umano si US President Joe Biden laban sa pinaplanong paghatak ng China sa BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal at sinabi na buburahin niya ang komunistang bansa sa mapa kapag ginalaw nito ang nasabing warship. Binalaan ng US President ang China matapos makakuha ang Estados Unidos ng intelligence report tungkol sa pinaplanong sapilitang paghatak ng Chinese military sa BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Sinabi naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin na sakop ng Mutual Defense Treaty ang BRP Sierra Madre
At kapag ginalaw ng Chinese military ang nasabing barko, siguradong magkakagulo umano sa Indo-Pacific region. Nangako si Austin na magpapadala sila ng barko sa Ayungin Shoal upang tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na bantayan ang BRP Sierra Madre sa gitna ng pagdami umano ng mga Chinese vessels sa nasabing lugar. Iniulat ito matapos inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro na magtatayo ang gobyerno ng karagdagang base para sa militar at civilian agencies upang protektahan ang archipelagic baseline ng bansa. Sinabi ni Chodoro na hindi pa nila tukoy ang mga lokasyon ng pagtatayuan ng mga bagong base, ngunit inatasan niya ang Armed Forces of the Philippines na itayo ang mga ito sa dulo ng mga archipelagic baseline ng bansa. Ayon kay Chodoro, na mga base ay magiging Joint Coast Guard, Philippine Navy o Philippine Air Force at civilian sites dahil kailangan umanong protektahan ng AFP ang ating mga baseline, at ang planning at groundwork para sa karagdagang mga base ay magsisimula sa susunod na taon. Samantala, inakusahan ng China ang Pilipinas ng trespassing sa karagatan na malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea dahil hindi umano humingi ng pahintulot ang Philippine government mula sa Chinese government. Sa isang pahayag, sinabi ng People's Liberation Army Air Force Senior Colonel Chan Jun Lee, ang tagapagsalita ng Southern Theater Command ng kanilang Navy at Air Force ay sinubaybayan, binantayan, binalaan at hinarang ang mga Philippine military vessel sa South China Sea. Sinabi niya na ang Pilipinas ay seryosong lumabag sa soberanya ng China at international batas at mga basic norms na namamahala sa international relations, at maaari umano itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan at maling kalkulasyon. Yan nga mga kabalits natin, no, mga ilang mga patungkol ng mga pahayag at mga pagtugon dyan na kung saan ito nga yung umano'y pagpapayo dito nga, no, kay Chinese President na Xi Jinping ng isang political advisor umano na talagang tuluyang manahimik na lang muna, no, upang makaiwas nga yung kanilang bansa sa gulo o tigilan pansamantala ang ginagawa nitong provokasyon sa South China Sea o dyan nga, no, sa West Philippine Sea, na umano'y talagang itong si Xi Jinping na pinagsabihan umano nito, no, na kapag tuluyan nga ginalaw nito ang Pilipinas, siguradong makakatikim ito ng economic sanction nga laban nga dito sa mga bansang handang tumugon, no, lalong-lalo na dito nga, no, sa US government nga na patuloy nga na ito ang isa sa maaring magpahina o tuluyan nga magpabagsak din sa kanilang ekonomiya, na ito nga ang isa sa talagang nga maaari na tila nga ba maging aksyon o hakbang nga ng mga umanoy pwede at pwedeng gawin dito nga, no, sa bansa nga ng mga Chekwang to. Dahil nga sa umanoy, lakas din ang suportang pinapakita nitong US dito nga, no, sa ating bansa. At ito nga ang talagang nais na, ito nga ang dapat na gawin nga, no, ni Xi Jinping na tuluyan niyang iwasan o tuluyan niyang manahimik sa kanyang pagnanais o talagang mga ginagawang umanoy hindi tamang tugon dito nga, no, sa mga teritoryong binabalak nitong sakupin o kunin nga, no. Ayan nga yung nagiging tila nga ba pagkailang at talagang pwede at pwede nga gawin daw umano
ng US at ng ating bansa nga na tuluyan nga magbigay hakbang sa ganyang tugunin, no? At yan nga ang talagang nais iwasan, no? Na hindi nga, no, tuluyan nga mapurnada yung mga balak at plano nila dito nga, no, sa West Philippine Sea, na umano'y talagang nais lamang maghintay ng pagkakataon itong mga Chekwang to sa mga hakbang nila patungo nga, no, sa binabalak at pinaplano nitong mga pagsakop o pagkuha nga, no, ng umano'y teritoryong nais nila. Ito nga ang hinihintay, yung tamang pagkakataon at tuluyan nga pagsakop dito nga, no, sa West Philippines. Dahil nga sa lakas at tindere ng prehensya na binibigay ng US dito na sa ating bansa o dyan sa ating mga teritoryong kiniklaim natin o dyan sa teritoryong kinukuha nila, patuloy at patuloy din yung pagkailang ng umano'y mga nais na tila nga ba pigilan na talagang tigilan na yung mga nais na plano at takbang ng mga Chekwang to dito nga, no, sa West Philippine Sea na umano'y wag munang isagawa sa ngayon dahil nga maari't maaring magbigay ng malakas na tugon at takbangin yung US at yung ating bansa nga, no. At dyan nga yung patuloy na talagang isinasagawa ng mga Chekwang to sa ating barko na hindi tama. Na patuloy sa pagpapaalis at patuloy nga sa pagtakot at hakbang upang tuluyan tayong mawala, no, sa parte ng teritoryo natin. Subalit patuloy din naman yung ating nagiging hakbang at talagang mga pagpalag at pwede nating maging tugon laban dito sa mga Chekwang to na hindi natin hinahayaan na pagtagumpayin yung mga ganyang hakbang ng mga Chekwang to. Kaya lahat nga rin ng pamamaraan ng ating bansa o ng ating hukbohan ay isinasagawa din natin sa parte ng ating teritoryo at hindi nga kinakatakutan ng anumang plano o balak ng mga Chekwang to, lalo't lalo pa yung mga ginagawang mga pagbuga sa atin ng mga tubig at talagang mga pagbangga nito, patuloy lamang na talagang sinasagupa ng ating hanay ito at talagang hindi natin isusuko ang anumang teritoryong ating nasasaklawan o talagang nasasakupan, hindi nga ibinibigay o hindi ito, no, hinahayaang mapunta sa mga Chekwang to. Diyan pa nga yung mga prehensyang ibinibigay ng US na talagang handang tumugon at handang rumesponde sa oras nga na may galawin o may hataking barko rito, hindi magdadalawang isip na gumalaw at magbigay ng aksyon itong US laban dito sa mga Chekwang to o sa mga plano nito ng mga umano'y mga pagsalakay o yung mga binabalak nitong pagtanggal, no, sa ating barkong isinadsad nga sa bahagi na ating teritoryo. Isa sa talagang bibigyang tugon o bibigyang hakbang ng US upang talagang ipakita na hindi pa pwedeng tuluyan na lamang na talagang akyatin o talagang alisin yung barko natin dito nga, no, sa West Philippine Sea na hindi nga papayagan ito ng US. At dito nga ay magbibigay ito ng responde at rest back o anumang pwedeng maitugon o maitulong para sa ating bansa nga, no. At kayo, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa HTV. Subscribe kayo dyan, mga kabalits. At yun, mga kabalits, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.